tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ay, Iman, nasaan na naman yung anak mo? Eh, bibigay ko sana sa kanya't binili ko sa buong sa bayan. Ha? Pinilahan mo ng damit ang anak ko? Oo, kasi nung minsan kasi, eh, nagpasama ako sa kanya sa mall. Oh, ay, nako. May kanatawa. Ay, Jack, matutuwa ang anak ko nito. Matagal na nga niyang pinabibili ito sa akin eh. Magtiteka. May titig na titig siya sa damit na yan. At nang tinanong ko eh, kurso na daw niyang isuot. Kaya ito, binili ko. Ay, nako. Nakakahiya naman sa iyo. Ay, teka nga. Magkano ba ito? Ako na lamang ang magbabayad nito para sa kanya. Hayaan mo na. May nagpapasama ako sa kanya noon eh. Kaya, hayaan mo na. Ay, salamat kung gano'n. Hayaan mo at pag nagkapera ako, ay ibibigay ko to sa iyo. Mabayaran ko kagad. Huwag na. Nagasus mo. Itabi mo na yan, Ima. Ha? Bumawi ka na lang sa ibang mga araw, ha? Total, may natira man naman ako dito eh. Oo, tingnan mo. Oh. Ay, mabuti na lamang. At hindi ka nawawala ng trabaho mo. Ay. No? Sa tinagatagal ko naman rin sa trabaho ko eh, kahit papalo. Abay, marami na rin akong natutunan. Kaya, eh, dumarami ang kumukuha sa serbisyo ko. Eh, kahit papalo, eh, marunong na rin kasi akong mag-estimate eh. Kaya, yun, sa akin sila lumalapit. Yung mga gustong makatipid dahil mababa lang ang singil ko. Oh, eh, kahit papalo, eh, nadadagdagan naman ang kita ko kahit kulang ako sa diploma. Oh. Ang galing mo naman pala, Ruby. Tingnan mo nga yung bahay ng kapitbahay mo. Oh. Hindi ba maganda? At pulido ang pagkakagawa. Ay, oo nga, ano? Eh, alam mo, hindi sa pagmamayabang. Ha? Ako, ang gumawa niyan. Oh. Pwede na siyang makipagsabayan sa ibang inhinyero kung ganun, Ruby. Eh, hindi naman. May marami pa akong kakaining bigas si Kanga kumpara sa mga taong nakapag-aral talaga. Ibig kong sabihin yung mga engineer. Ay, ganun ba? Pari Rube, daan ka muna! Ay, sa mga susunod na araw na siguro. Dahil may pupuntahan pa ako. Eh, saan ka ba pupunta? Huwag mong sabihin sa trabaho, eh, Sabado ngayon, wala kang trabaho. Wala nga akong trabaho, kaya dadalawin ko si Minang. Ha, si Minang na kumari natin? Oo. Hindi ko siya kasi nadaraw nung isang araw eh. Baka magtatampo na yun. Nakakahalata na ako ah. Ha? May nililihim yata kayong dalawa sa akin wala ah. Wala naman. gusto ko lang dalawin ng kumari nating si Mina. Oh, sige ha. Tutuloy na ako. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Wag na. Ha? Marami pa akong gagawin eh. Susunod na siguro ako mamaya pagkatapos kong maglaba. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito.
galing pala dito sa bahay mo si Pari Rube, Mare. Nakita mo pala siya. Naliligaw ba siya iyo, Mare? Ha? Ay, ano ka ba? Baka ba'y makarinig sa'yo? O baka marinig ka ng anak ko eh. Maniwala pa sila. Eh ano naman ang masama kung marinig nila? Ayaw mo nun. Kahit papaano eh, may nagkakagusto sa'yo. At gusto pang maligaw, hindi ba? Ano? Ikaw talaga, Mare. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Hayang mabuti pa'y buksan mo na yung radyo mo at makikinig ako ng balita sa radyo. Mare, baka may pera ka dyan. Kasi tinakbo namin sa ospital yung inaanak mo na dengue yata. Ano? Ay, naku, teka. At kukunin ko ang wallet ko. Ay, teka, magkano ba ang kailangan mo? Ay, Mare, kahit 2,000 sana. Oh, sige, sige. Heto ang 5,000 para sa ibang gastusin mo. Ay naku, Mare, maraming salamat sa'yo ah. Malaking tulong ito sa amin, lalong-lalo na sa inaanak mo. Ay, o sige, wakad ka na para mabili mo na ang dapat mong bilhin na gamot na para sa anak mo. Mare, nakasalubong ko si Ruby. Pinabibigay ito sa iyo. Ha? Ano? Ano ba ito? Pansit at sandwich. Ha? Bakit siya nagbigay nito? Hindi mo ba alam, ha? Binyag ng anak ng pamangkin niya. Eh, kasama ko siya sa kusina dahil isa ako sa 2 kusinero. At dahil alam niyang dikit tayo, kaya ito. Pinabalutan ka niya ng pansit at sandwich. Ha? Diba sabi ko sa'yo eh, may gusto sa'yo. Ay nako, matanda na ako para dyan. Anong matanda? Ilang taon ka na ba? Abay halos magkasing edad lang tayo ah. Matanda ka lang yata ng 2 sa akin. Alam mo, may kasabihan, kalabaw lang ang tumatanda, Mare. Ay, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo eh. Iparating pa sa anak ko. Ay, bakit ba? Para kang takot na takot sa mga anak mo. Abay, medyo matagal-tagal ka na rin balo ah. Hindi ba't panahon na rin para lumigaya ka rin? Ay, naku, kuwan kasi, Mari. Ayaw na ng anak ko na mag-asawa pa ako. Kahit naman ayaw ng mga anak mo, kung gusto mo pa, eh wala silang magagawa. Eh bakit? Kasama mo ba ang mga anak mo sa buhay mo? Hindi! Pag nagkasakit ka, sinong tatawagin mo? Sila ba? Ha? Eh nakabukod na sila sa'yo. Sinong daramay sa'yo? Eh kapwa na sa ibang bayan ang 2 anak mo, hindi ba? Bata ka pa, Mare, sa edad mong 55. Ay, dako, Mare. Marami na akong wrinkles. Tignan mo nga, oh. Paano hindi ka magkaka-wrinkles? Isip ka ng isip sa problema na dapat ay hindi mo pinoproblema. Tulad na lamang ng problema ng mga anak mo. O ikaw ang namoproblema. Eh, samantalang malalaki na sila. Kaya relax ka lang, Mare. Malalaki na yung mga anak mo. Na
Nay, ano ba itong nababalitaan kong nanliligaw sa inyo si Mang Ruby? Totoo ba? Ay, naku anak, chismis lang yan. At hindi yan totoo. Anong hindi totoo? Eh, ako pa mismo ang nakakita sa inyo sa may restaurant. Oh, huwag kayong magkaila. Marami na ang nakapagsasabing pinupurman kayo ni Mang Ruby. Yan naman, inay. Huwag na ninyong pagkaila pa. Dahil kalat nga kalat na sa barangay natin ang tungkol sa inyong dalaw ni Mang Ruby. Inay, binabalaan ko kayo. Ayaw kong mag-asawa kayong muli. Yan nga naman, inay. Ayaw ko rin mag-asawa kayo. Bayang tanda-handa nyo na. Mag-aasawa pa kayo? Hindi na kayo nahiya? Siya nga naman ho, inay. At kung wala na kayong kahihiyan, kami na mga anak ninyo ay kahihiyan pa. Kaya tigilan na ninyo ang pakikipaglandian ninyo sa Ruby na yon. Ruby? Ruby? Eh, Roberto naman ang buong pangalan nun eh. Pinabata pa. Yan tanda-tanda na. Pinagsabihan ka ng mga anak mo na huwag nang kakausapin si Roberto? Oo, Mari. Eh, ayoko namang mapahiya si Ruby. At ayoko rin magmukhang kontrabida ang mga anak ko. Kaya, naisip ko na layuan na lang si Ruby. Ano? Naku, Mari. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, ha? Nobi mo na si Ruby. Mahal ka nung tao. Hayaan mo bang masaktan na lang si Ruby dahil lamang sa kapretso ng mga anak mo? Eh, kuwan kasi, Mari. Teka nga muna, Mari. Mahal mo ba si Ruby o hindi? Eh, napamahal na rin sa akin si Ruby. Kaya hanggat maaari, ay ayokong masasaktan siya. At sa palagay mo ba, hindi siya masasaktan kung sakaling lalayuan mo yung tao. Eh, ewan ko, Mari. Nalilito na rin ako eh. Mari, malalaki na ang mga anak mo. Kapwa pamilyado na ang dalawa mong anak. Mag-isa kang nagtaguyod sa kanilang dalawa dahil nga maaga kang nabalo. Marami ka ng sakripisyo sa kanilang dalawa. Hindi ba't sarili mo na rin ang bigyan mo ng atensyon ngayon? Abay, napakabuti mong ina na pag-aral mo silang pareho ng anak mo. Kaya panahon na siguro para sa kaligayahan mo, Mare! May katwiran nga naman si Kumari. Malalaki na ang mga anak ko. Kapwa na may pamilya si Nabuyong at Mika. Isa pa, mahal ko na rin si Ruby. Bakit nga ba ako makikinig sa mga anak ko? Kung gayong may sarili na silang pamilya. Bukas na palang usapan namin, Ruby. Bukas na pala. Inay? Si Mika. Gabing-gabi na. At biglang sumugod dito. Anong ginagawa niya rito? Inay? Inay? Oh, bakit anak? Bakit? Anong nangyari? Gabing-gabi na. Bakit? May problema ba? Eh, pinapalayas na kami ng apartment na nirerentahan ko, inay. Ano? At bakit? Hindi lamang ako nakabayad ng isang buwan, ipinalalayas na kami ng pamilya ko. Eh, bakit kasi
hindi ka nagbayad ng upa sa apartment eh. Maganda naman ang trabaho mo. Eh, medyo may kamahalan kasi. Ang eskwelahang papasukan ng dalawa ninyong apo. Pero, hindi ba't elementary pa lamang yung dalawa? Oo, kaso, nagigipit pa rin kami dahil sa mahal ng bilihin. O siya, sige. Magbayad ka ng renta para hindi kayo palayasin ng mga anak mo at asawa mo. Eh, kaso nga po, eh, wala akong maibabayad sa ngayon, inay. Eh, magkano ba ang kailangan mo para hindi kayo mapalaya sa bahay na yon? Eh, 10,000 pong renta ko. May 5,000 ako, kaya kulang pa ng 5,000. Ah, oh, sige. Hintayin mo ko dito at ibibigay ko sa iyo ang kailangan mong halaga para hindi kayo mapalayas. Nako, nalit talaga ako sa usapan namin ni Ruby. Sana naroon pa siya sa restaurant na sinabi ko. Kumare! Mare! Oh, Mare! Ikaw pala! Ay, nako, mabuti naabutan mo pa ako dito. Aalis na sana ako eh. May kailangan ka ba? Oo, Mare. Kailangan talaga kitang makausap. Ay, nako, Mare. Hindi sa ayaw kitang kausapin, no? Pero, nagmamadali kasi ako eh. Bumalik ka na lang mamaya, pwede. Eh bakit, Mare? Saan ka ba pupunta? Eh masyado kayatang abala at pati date ninyo ni Ruby, nakalimutan mo. Ay, paano mo alam? Paano hindi ko malalaman? Tinanong ako kung nakausap kita. Eh sabi ko, hindi. At busy rin ako sa mga anak ko, Kako. Ha? Anong sabi sa iyo? Yun nga, may date daw kayo, pero hindi ka sumipot. Kaya tinatanong ako baka kung ano raw ang nangyari sa iyo. Eh sabi ko, wala naman ako masabi dahil hindi pa tayo nagkakausap. Yun na ga eh. Dumating kasi ang anak ko kasama ang mga anak niya. Eh syempre, pinagluto ko pa sila dahil hindi rin magkanda ugaga yung anak ko. Doon sa dalawang anak niya, malilikot kasi. Hindi kaya nagagalit si Ruby? Hindi nagagalit, kundi nag-aalala sa'yo dahil text ng text daw sa'yo, hindi mo na nire-reply. Ay, dako, nakakahiya naman sa kanya. Ay, nasaan na kaya siya ngayon? Eh, nandun pa rin siya at hinihintay ka. Kaya, puntahan mo na siya. Sige na. Sige na, umalis ka na. Ay, inay! May pera ba kayo dyan? Naubusan ako ng kase. Pambili ng project ng apo ninyo. Ha? Apat na oras na akong naghihintay dito eh. Wala pa rin si Minak. Darating pa kaya siya? Teka nga, tatawagan ko ulit. Ayan. Nagre-ring na. Nagre-ring lang pero hindi naman sinasagot. Nakaw, darating pa kaya siya? Hindi kaya niluluko lamang ako ni Minak. Hindi kaya nakulitan lamang siya sa akin, kaya niya ako sinagot. Naka, baka nga nakulitan lang siya sa akin. Tama nga yatang sinabi sa akin noon na ibibigay na lamang niya ang buong panahon niya sa kanyang dalawang anak. Naku, hindi. Niluko lamang ako ni Minang.
Niloko lamang niya ako. Saan hahantong ang pagkikipagrelasyon ni Minang kay Ruby? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap nang ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.